Binilisan ni Snow ang paglalakad. Kanina pa siya may nararamdamang kakaiba. She knows he was being followed. Humigpit ang hawak niya sa shoulder bag niya. Mahirap na. Kahit na maraming tao at maliwanag, mas maganda na ang nag-iingat. Hindi pa rin siya dapat nagtitiwala kung kani-kanino lang. Lalo pa niyang binilisan ang hakbang at halos takbuhin na niya ito. Relief, rush over here when she saw. Ayaw, Boxster. Tama, magpapahinga muna siya. Itinulak niya ang glass door nang may kanang humawak sa balikat niya at pinihit siya paharap. Snow, it's me, the man said when she was about to scream. Boss, gulat na sambit niya. Pero sa halip na makahinga ng maluwag ay lalo pa siyang nataranta. Pasimpleng lumayo siya upang maialis ang kamay nito sa balikat niya. Kapapasok pa lamang niya bilang copywriter sa kumpanya nito ay nahalata na niyang may gusto ito sa kanya. Hindi nga siya nagkamali dahil ilang araw lamang ang nakakalipas ay hayagan na ito ng ligaw sa kanya. Hindi nga niya ito matanggihan ng diretsyo. Una, kailangan niya ng trabaho. Pangalawa, boss niya ito. Sorry, did I scare you? Hinging paumanhin nito na bahagya pang pinapungay ang mga mata. Hindi bagay, aniya sa sarili. Medyo po, sagot niya. Don't pull me. I saw you walking. I was in a restaurant that time with some of my friends. Sinundan kita para sabihin sa iyong pwede kang sumabay sa akin sa pag-uwi para maipakilala rin kita sa mga kaibigan ko. Ayoko kasing umuwi kang mag-isa sa ganitong oras, pagpapaliwanag nitong nakangiti. Sa halip na kiligin ay nangilabot lamang siya sa ngiti nito. Nako boss, may kasabay po kasi ako. He's waiting for me on the second level of the box store. Palusot niya, emphasizing that it was a male that was waiting for her. I told you not to call me boss, call me Ralph. Oh, well, pwede naman nating isabay ng kaibigan mo. He didn't get the hint. Well, mabait naman ito sa kanya, kaya lang, feeling niya ay may itinatago itong tunay na ugali. Sometimes, she could see it in the glint of his eyes, pero saglit lang yun. At ang pangit niya, sigaw ng mapanglait niyang isip. Kasi naman, mayaman naman ito. Bakit hindi nito ipaayos ang tabing mukha at medyo kirat ang mga mata? Bakit sa kanya pa ito nagkagusto? Marami namang magagandang babae dito sa kumpanya. Actually, Ralph, boyfriend ko ang naghihintay sa akin, she said, simply dismissing him. Siguro naman ay titigil na ito sa pangungulit at ayaw niya na itong bigyan ng chance na pumorma sa kanya. Bumakas ang pagkagulat sa mukha nito. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo ay may sumungaw ng ngiti sa mga labi nito. Ngiting halatang hindi naniniwala sa kanyang sinabi. Really? I can meet him, can't I? Malumanay na bigkas nito. Challenge was evident in his eyes. Lihim na napakagat labi siya. Patay. Wais talaga. Hindi mautakan. Wala naman talagang naghihintay sa kanya at lalong wala siyang boyfriend. Kasi baka magalit siya kapag may kasama akong iba. You know, pagpapalusot niya. Hindi naman ako iba, Snow. I'm your boss, he insisted. Bago pa siya makapag-isip ay idadahilan ay nag-ring ang cellphone nito. Puntahan mo na yung mga naghihintay sa'yo, Snow. I just answered this call. Din susunod din ako. Malambing na wika nito. Alam niyang hindi siya pwedeng tumanggi, kaya alanganing tumango siya at mabilis na pumasok sa loob. Now what was she going to do? She sighed in frustration and headed to the second floor of this building. Nagpalinga-linga na si Snow, pero wala pa rin siyang mahanap na mamakakatulong sa kanya. Gabi na kasi at iilan na lamang ang mga tao sa bookstore. Karamihan ay mga babae pa. Kahit kailan eh hindi na siya naging desperadang humanap ng kasintahan, ngayon lang. Kapag may maipresenta siyang lalaki sa boss niya bilang boyfriend, tiyak na titigilan na siya nito. Kahit sinong lalaking pumayag na magpangga para sa kanya, ayos lang, huwag lang kamukha ng boss niya. He gets his stop at the man standing and the four white corner. Nakatagilid ito at bagya pang nakayuko sa librong binabasa. He was wearing a black hood, sweater and denim jeans. Nakabisbol cap ito at nakasalamin ang mga mata. Hindi niya masyadong makilala ang mukha nito, pero matangkad ito at matikas
matipuno ang pangangatawan. Mukhang mabait ito at sasaklulo na gaya niyang desperado at nangangailangan. Sumulyap muna siya sa escalator na tanging daan papunta sa second level ng bookstore bago huminga ng malalim at lakas loob na migpit. Lumapit sa matangkad na lalaki. "Excuse me," pukaw niya sa atensyon nito. Lumingin ito sa kanya. Bahagya siyang napaatras. He had the most beautiful eyes she had ever seen. Bigla siyang nahiya ngayong kaharap na niya ito. The man was handsome, super duper handsome. Para itong dumigod na naligaw sa mundo ng mga mortal. Kahit pa na nakasalamin ito, halos natatakpan na ang kalahati ng mukha. Hindi maikukublin yun ang kagwapuhan nito. Medyo maliit ang mga mata nito, tila natural na nang aakit. Matangos ang ilong at manipis at mamula-mula ang mga labi. Mas makinis pa yata ang kotis nito kaysa sa kotis niya. Parang ang kapal ng mukha niyang papagpanggapin itong boyfriend niya. Ang malala, baka isipin itong strategy lang niya yun upang magpapansin dito. "Yes," nagtatakang tanong nito. His voice was very masculine and scold. Saglit na hindi siya nakahuma. "Paano ba to? Can I ask for your help?" panimula niya. Kumunot ang noon nito. "If you need help, you should not ask me but the sales ladies." "Suplado, ano kasi?" Muli siyang sumulyap sa escalator. Natanaw na niya ang bumbuna ng boss niya. Natatarantang lumapit siya sa lalaki at tumigil upang maharangan siya ng katawan nito at hindi na siya makita ng boss niya. Luckily, the guy had a broad body. "What are you doing?" tanong nito. May bahid ng pagkagulat at pagkainis ang tono ng boses. "Ayan na naman kasi yung stalker ko. Kanina pa niya ako sinusundan. Di ko na alam kung anong gagawin ko." Mahinang sumbong niya. Lumingon naman ito. "He doesn't seem like a stalker to me." Tila hindi naniniwala ang sabi nito. "He is. Help me," pakiusap niya. "And how can I help you?" tanong nito. Tila hindi pa rin nakumbinsi. Ngunit bahagya naman itong kumilos upang lalo siyang matakpan. "I need someone to pretend as my boyfriend para tigilan na niya ako." Nagsalubong na naman ang mga kilay nito. He stared at her suspiciously. Nachichipan man siya sa ginagawa ay wala siyang pagpipilian. Kung bakit naman kasi napaka-twisted ng isip niya at boyfriend pa ang naisip niyang idahilan sa boss niya. "I will not do that, Anito." Kumilos upang lumayo sa kanya. Bahagya siyang nainis para naman itong sinabi na hindi siya nito type. What an arrogant attitude. Sa inis dito at pagkataranta na rin dahil namataan na sila ng boss niya, ay mibilis na pinigilan niya ang braso nito. She stood on tiptoes and kissed him on the lips. Bumakas ang pagkagulat sa mukha nito. Sinuklian naman niya yun ng pagkatamis-tamis ng ngiti sa kabila ng malakas na kabog ng dibdib niya at lumapat ang mga labi niya sa labi nito. "Han, sorry. Medyo na-late ako. Pasensya na. Nakasalubong ko kasi yung boss ko kaya medyo natagalan ako. Actually, he wants to meet you." Malambing at tuloy na litanya niya na nagpapaawa. Tumikim ang boss niya mula sa likuran. Sabay silang lumingon ng lalaki rito. Hindi nakaligtas sa kanya ang paraan ng pagkakatingin ng boss niya sa katabi niyang lalaki. Lihim na nakahinga siya ng maluwag. Inabot naman ni Rat ang kamay nito. "Hi, Aston. Nice to meet you. Now I know kung bakit lagi nagmamadaling umuwi si Snow," kuminto nito. Alanganing umiti. Gusto niyang mapangiwi. Hindi lang nito alam na kaya siya palagi nang mamadaling umuwi ay para maiwasan ito. "She always misses me that badly," nagkibit balikat na sagot ni Aston. Tumikim ang boss niya. "Well, nice to meet you again. I need to get back to my friends sa restaurant. Bye, Snow." Pinilit ng nginitian niya si Rat na bahagyang kinawayan. Ito hanggang sa mawalan ito sa kanyang paningin. Nagbuga naman siya ng hangin upang itaboy ang kabang nararamdaman. Then she smiled. "Hindi na niya siguro ako gugulihin yan," ang sabi niya sa sarili. "You said he's a stalker." "Oo nga," tiningala niya si Aston. Ang mga labi nito ang una niyang napuna. Nang maalala niya ang halik na iginawad niya rito, ay nagbaba siya ng tingin at nagkunwaring ibinaba ang mga titles ng mga libro sa mga shelves. "He's your boss,"
Sabi pa nito, oo nga, boss ko nga siya pero stalker din. Lagi niya akong tinitingnan, dikit siya ng dikit at muntikap akong atakihin sa nervyos dahil akala ko kung sino na yung sumusunod sa akin. Nagkaka-allergy na nga ako kapag malapit siya. Ay, mabuti na lang. Ginitaan niya ito. Thank you. Tumingin ito ng mataman sa kaniya. Thank you. That's it. You made me do something I don't want to do. Paano ang talent ko? Tinitigan niya ito. Nagjo-joke ka ba? Tanong niya. I don't joke around. Seryoso ang sagot nito. Kaya naman pala makinis at walang lapline sa mukha nito. Tila hindi ito tumatawa o ngumingiti man lang. Ano bang gusto mo? Huwag mo masyadong mahalan. Poor lang ako. I'm hungry. Babae ang pagbabayarin mo ng kakainin mo. Hindi makapaniwalang tanong niya. Saang planeta ba ito nang galing? Alangan naman ako pa ang manlibre sa'yo. You're the one who asked for my help. Pinigilan niya ang sariling irapan ito. Fine. Tara na sa Jollibee. Nagsimula na siyang maglakad. I don't eat fast food. I want to eat in an American restaurant. American restaurant? Ang mahal-mahal dun eh, reklamo niya. I don't come cheap. Mahalang talent fee ko. In fact, I'm worth a franchise o baristo. Ang laki na nga ng discount mo. Ayaw na niyang patulan ang kayabangan nito. Mabuti na lamang at sweldo niya ng araw na yun. Oo na, halika na nga. Good. Good go rin kaya kita riyan. Napakaan gentleman kaasa. What are you doing? Nagtatakang tanong ni Aston. Nagangat ng tingin si Snow habang ang dalawang kamay niya ay nasa loob pa rin ng bag na nakapatong sa mga hita niya. Nag-aayos ng gamit, sagot niya. Why don't you eat first? Sige lang, kumain ka lang. Ikaw ang gutom na gutom eh. He shrugged and continued eating. Pinagpatuloy naman niya ang ginagawa. Ang pagbibilang ng pera. Napangiwi siya. Ang daming in-order nito. Hindi naman siya makakapagreklamo dahil nahiya siya sa waiter. Nabibilis na isinulat ang mga order nito. Lilimasin niya yata ang buong sahod niya. Nanlulumong sinara niya ang bag at ipinatong yun sa upuang bakante na katabi niya. What's your name again? Pukaw nito sa kanya. Snow, sagot niya. Snow, kumain ka na. Or else, uubusin ko mga ito at di kita titirhan. Masyado akong nagutom sa pag-a-acting, sabi nito. Tumalima siya. Naniwala siya sa banta nito at dahil siya ang magbabayad, hindi siya papayag na walang matira sa kanya. What do you do? Muling tanong nito. I'm a copywriter. For what? For a small advertising agency na pag-aari nga ng boss ko. Bagya itong tumango at ipinagpatuloy ang pagkain. Ikaw, what do you do? Ang balik tanong niya. Nagkibit-balikat lamang ito. Nothing interesting. Para namang interesante ang trabaho ko. I didn't force to answer my question. Inirapan niya ito. Ang bait mo, no? Grabe. Bulong niya at hindi nagsalita pa. Mukhang wala rin naman itong balak magsalita. Nanghingin niya ang bill nito. Parang gusto na niyang ibalik ang lahat ng kinain niya nang makita niyang babayaran niya. Mauubos nga yata ang sahod niya dahil sa mga in-order nito na lahat ay mamahalin. Nagbukas na siya ng bag nang biglang kunin ni Aston ang bill. Agad na tinawag nito ang waiter at nag-abot ng card. Akala ko ba ako ang magbabayad? Nagtatanong na sabi niya. I changed my mind, simpleng sagot nito. Kumunot ang noon niya. Ang labo mong kausap. He shrugged again. Nang makabalik ang waiter upang isauli ang card ay tumayo na ito. Let's go, yaya nito sa kaniya. Naguguluhan, paring sumunod siya rito. Saglit na tumigil sila sa paglabas ng kainan. Where are you heading to? Tanong nito sa kanya. MRT. You don't have a car? I told you, poor lang ako. You must hurry din. Oo nga, oh, sige na. Thank you. It's nothing. Bye, paalam niya sa katumalikod at lumakad. Malayo-layo na ang nalalakad niya nang hindi niya matiis na lingunin ito. Likod na lamang nito ang nakita niya. Guwapo rin pati likod. Walang pagmamadali itong naglakad. Alam niyang malabo nang makita pa niya uli ito. Sumakay na si Aston sa sasakyan nang tiningnan niya sa side mirror na paalis na si Snow. Maganda ang babae, medyo probinsyana itong manamit. Mahinhin kong kumilos, makinis ang balat
Bigla siyang napahinto sa pag-iisip. Ano ba itong naiisip niya? Marami na siyang nakakahalubilo ng mga magaganda at klas na mga babae dahil sa uri ng kanyang trabaho. Parang may bigla siyang naramdamang panghihinayang na maaaring hindi na sila muli pang magkita. Patamad na nakasalampak sa supa si Snow at nakatulala habang yakap-yakap ang isang tropilo. Life was really unpredictable. She was supposed to be at the office at the time. Pero hayun siya at nakatambay sa bahay. Bakit ngayon pa? Himutok niya. Narinig niyang pumihit ang siradora ng front door, ngunit hindi siya tuminag. Kahit yata magnanakaw pa yun, ay wala na siyang pakialam. Bumukas ang pinto at iniluwa ang Tita Faye niya. Bumukas ang pagkagulat sa mukha nito nang makita siya. Oh Snow, bakit hindi ka pumasok ngayon? May sakit ka ba? Anito sa pagkaupo sa one-seater couch nito. Si Tita Faye niya ang may-ari ng bahay na ito. Doon na siya nakatira mula nung pumunta siya ng Maynila. Maganda ang bahay nito. Hindi man masasabing mansyon yun, halata namang may sinasabi sa buhay ang may-ari. Patunay na maganda ang kinikita ng tita niya bilang handler ng mga model in demand hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. 10 taon nang nagtatrabaho ang tita niya sa Timeless Modeling Agency, ang numero unong modeling agency sa bansa. Iyon lamang ang agency na kilala ang halos lahat ng modeling na nagtatrabaho roon. Nahawakan na yata ng tita niya ang mga pinakasikat at pinakasuccessful na mga modelo. Ang iba ay naging mga artista pa. Sobrang busy ng kanyang tita kaya madalas ay wala ito sa bahay. Kung minsan ay alanganin ang uwi nito tulad ngayon. She actually believed it was the reason why her aunt was still a single at 40. Tita, usal niya. Bakit? Wala na akong trabaho, pahayag niya. What? Bakit? Gulat na tanong nito. My boss fired me yesterday, pagsusumbong niya. Wala kasi ito nang nagdaang araw at hindi naman niya ito matawagan dahil may sinamahan itong modelo sa isang out of town photoshoot. Ito na lang naman ang sumbungan niya. Don't tell me, may nagawa kang kapalpakan sa trabaho mo. Wala po, tita, mariing tanggi niya. Oi, bakit ka natanggal? She sighed. Binastid ko siya. Tumaas ang isang kilay nito. Ang babaw naman. Sinabi niyo pa, padusdos, na humiga siya sa supa. Kinabukasan ng gabing, ipakilala niya ang boss niya sa boyfriend. Ay masaya pa siyang pumasok. Subalit nang dumating si Ralph at ipatawag siya, nakumpirma niyang tama ang unang impresyon niya rito. Masama talaga ang ugali nito. Patunay niyon na basta na lamang pagsibak nito sa kanya sa trabaho. Dahil nalaman nitong wala na itong pag-asa sa kanya. Pinagbintangan pa siya nito na mapaglaro at nagpaasa. Ang kapal talaga. Hindi na siya nagmakaawa rito. Agad na kinuha niya ang iilang gamit niya sa opisina. At taas noong umalis. Inismeram pa niya si Ralph bago tuluyang makalayo. Pakiramdam niya ay napahiya lang ito dahil malayong malayo ang hitsura nito sa boyfriend niyang ubod ng gwapo at macho. She stopped herself. Bakit tila yata willing-willing siyang iklim na boyfriend niya si Aston? Kunwari lang naman ang lahat. Napilitan lang itong sakyan ang drama niya. Then his handsome face materialized in her mind. His tantalizing eyes, his sensual lips. Biglang naginit ang mga pisngi niya. Nang maalalang lumapat ang mga labi niya sa mga labing yun. Ni hindi niya alam kung anong espiritu ang sumanib sa kanya at nagkalakas loob siyang halikan ito. Hindi gawain yun ng isang matinong babae at lalong hindi niya gawain yun. She felt her cheeks flush when she realized Aston was in her first kiss. Bakit nagkulay kamatis ka? May lagnat ka ba? Nag-aalalang untag sa kanya ng tita niya. Mabilis na itinakip niya ang tropelo sa mukha. Okay lang ako tita, nagiinit lang talaga ang ulo ko kapag naaalala kung wala na akong trabaho. Nilangkapan pa niya ng galit ang tuno niya upang papaniwala ito. Mabuti na rin niya nang malayo ka sa lalaking yun. Kay ramdam ko eh, manyak yun, kumento nito.
Nakita na kasi nito ang boss niya noong minsang nagpumilit si Ralph na ihatid siya sa bahay. Mabuti na lamang at nasa bahay ang tita niya ng gabing yun. She didn't trust the thought of her being alone with him. Manyak talaga pag sang-ayon niya. At kapag tumagal ka pa ron, baka marip ka pa. Eh tita, kailangan ko ng trabaho. Hindi ito umimik. Bigyan mo ako ng trabaho, tita. Pakiusap niya. Magpa-VTR ka. Suwestyo nito. Ayoko dun, tita. Tanggi niya. Kahit anong work, wag lang yun. O ano naman ang ibibigay kong trabaho sa'yo? Kahit ano, gagawin ko, promise, kahit ano. She sat straight at emphasized her willingness to do anything. Naku, umuwi ka na lang sa inyo. Tumayo ito at naglakad patungo sa kusina. Sumunod siya rito. Ayokong umuwi sa probinsya, ang boring dun eh, angal niya. Hindi ka mabubor kung tutulong ka sa parents mo. Kahit magbantay ka na lang ng kiskisa ninyo ng palay. Boring nga po dun. Feeling ko talaga hindi ako pang probinsya. Wala pa akong kausap. Patamad na umupo siya sa dining chair at pinanood ito sa paghahalungkat sa refrigerator. Mayroon naman na, she rolled her eyes. Mayroon. Iyang kasama ko lang naman dun ay si Papa, si Mama, ang mga palay, mga mangga at ang mga lalaking amoy araw. Natatawang humarap ito sa kanya. Kapag narinig ka ng parents mo, labot ka. Dahil sa mga lalaking amoy araw na yun, kaya nabuhay ka ng masagana. I have nothing against them naman, tita. Maliban lang sa amoy araw sila, muli itong natawa. Ano, tita, bibigyan mo na ba ako ng trabaho? Tutal, pangarap kong maging manager ng talent dati eh. Pagkakataon ko na para matupad yun. Napailing ito. Hay, oo na nga. Pero mababang posisyon lang yun ha. Utusan ka ng lahat. Halatang pananakot nito. Ayos lang. Di naman ako mapili sa trabaho eh. Pagbibigay nito ng assurance. Bahala ka nga. Bakit ba tinanggap-tanggap pa kita? Iklamo nito. Lumapit siya rito at niyakap ito ng mahigpit. Kasi love mo ako, tita. Napakagatlabi si Snow. Nahiling niyang sana ay sumabay na siya sa tita niya nang pumasok ito sa kaninang umaga. Pakiramdam kasi niya ay naliligaw siya. But no matter how many times she rechecked the address that her aunt gave her, she still ended up at that place. Tiningala niya ang lumang building sa harap niya. Imposibleng ang modeling agency na may hawak na pinakasikat at pinaka-endemad na mga modelo ay matatagpuan sa building na yun, na mukhang anumang oras ay guguho na sa kalumaan. It even looked like an empty building at outside. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ang tita niya. Nakailang ring muna bago ito sinagot. Tita, naliligaw lang ba ako o nag-uopisina talaga kayo sa building na mukhang pinamamahayan na ng mga multo? Bungad niya na ikinatawa nito. Oo, umakyat ka na. Marami tayong gagawin ngayon. Nasabi pa naman kay Nick na punctual at masipag ka. Ang tinutukoy nito ay ang owner ng agency. Magtanong ka sa gwardiya para hindi ka maligaw. Pinutol na nito ang tawag. Hindi na siya nito binigyan ng pagkakataong mag-react. Pumasok siya sa building at nagtanong sa gwardiya. Napagkamalan pa siya nitong magpapa-VTR. Lumiko siya sa direksyong sinabi ng matandang gwardiya. Natigilan siya at bagyang nakaramdam ng takot. Dalawang elevator lang ang naroon. Lumingalinga siya upang humanap ng kasabay. But the corridor was depleted. Lakas loob na pumasok siya sa bukas na elevator. Tinitigan niya ang mga buttons ng numero. Nasaan ang 4 dito? Nanguhulang pinindot niya ang huling button sa ibaba. Nagulat siya nang biglang sumara ang pinto. Matagal bago niya naramdaman ang pag-angat ng elevator. Napapikit siya. Pagkabukas niyon ay agad siyang lumabas. Nilingon niya ang elevator na nanatili namang bukas. Napailing siya. Kapag kuwan ay pinagtuunan na ng pansin ang floor na binabaan niya. It was a spacious floor. May malawak na waiting area. May tig isang pinto sa magkabilang panig. Ang isa ay pinto ng isang silid na may salamin ng pader. Kitang-kita niya ang loob niya.
Walang kahit na ano sa loob, bukod sa mahabang bench, isang coffee vending machine lamang ang makikita sa lobby na kasalukuyang masikip at maingay dahil sa dami ng taong sa hula niya ay magpapapag-BTR. Lumapit siya sa kabilang pinto at sumilip sa loob. Napaatras siya. Nagkalat sa loob ang mga malaadunis at maladyosang kalalakihan at kababaihan. Hindi niya matanaw ang tita niya. Sumilip-silip pa siya bago niya ito nakita na abala sa pakikipag-usap sa isang modelo. Pumasok na siya sa loob. Hindi siya pinansin ng mga taong nadaanan niya. "Tita!" pukaw niya sa atensyon nito. Nilingon siya nito. Lumayo na rito ang kausap. "Hay, salamat. Nandito ka na. Guys, pamangkin ko. From now on, magtatrabaho na siya rito sa as all-around assistant." Pahayag nito sa lahat. "Ibig sabihin nun, pwede kang utusan ng kahit na sino," sabi nito na bumaling sa kanya. "Faye, masyado namang maganda ang pamangkin mo para utusan. Pagmudilin mo na lang kaya," biro ng isang bading. Nginitian niya ito. "Ayaw niya eh," maiksing sagot ng tita niya. Kapag kuwan ay inilibot siya nito sa opisina habang dire-diretsyong nagsasalita. Ipinakilala siya nito kay Nick Agay, an advocate of vanity. Sinabi rin nito na ikinumento ng bading kanina. Iyon nga lang, may kasamang panlalait na hairstyle niya sa pananamit niya at kung ano-ano pa. Nang makalayo na siya rito ay iginala niya ang paningin sa paligid. She noticed that some of the models were now looking at her. Pinagkibit-balikat lang niya yun. Masyadong maganda para utusan. Isya na nga itong unang nag-utos sa akin. Bulong na isno sa sarili. Habang maingat na hawak ang magkabilang kamay ng dalawang iced coffee. It turned out na hindi lang pala basta empleyado ang bading na nagkomentong maganda siya. Handler din ito gaya ng tita niya. Umungot dito ng ice coffee ang dalawang Brazilian model. At siya na ang hamak na assistant lamang ay buong pusong sumunod at ibinila ng ice coffee ang mga ito. It was her job in the first place. Mabuti na lamang din at may kasabay siyang bading sa elevator sa fourth floor din na bababa. Hindi na siya nahirapan pang pumindot. Huminga siya ng malalim. Kinikilabutan talaga siya sa elevator na yun. Masulyap-sulyap sa kanya ang bading. Tila nabasa nito ang iniisip. Dahil nang tumunog ang elevator ay inunahan siya nitong lumabas at biglang sinabing, "May lalabas na kamay sa likuran mo." Natakot siya kaya nagmamadali siyang lumabas. Sa pagkakataranta ay bumangga siya sa isang matigas na bagay. Ang malala, tumapon sa kanya ang manghawak niya. "Saan napunta ang bading na yun? Malilintikan yun sa kanya." "Asar, bibili na naman ako ng bago," umamaktol niya. Ni hindi niya na mapunasan ang t-shirt niyang basang-basa dahil doon tumapon ang mga hawak niya. Tiningala niya ang nakabangga niya upang humingi ng paumanhin dito. "Ikaw?" Nagulat siya nang makilala ang nabangga niya. Si Aston the Arrogant Dumigod. Biglang nawala sa isip niya ang planong pagsusuri dito. Nagsalubong din ang mga kilay nito. "What are you doing here?" tanong nito sa halip na magpakita ng concern sa nangyari sa kanya. "I work here," maangas na sagot niya. Bagya pang nag-iko ang boses niya dahil wala ng tao sa lobby. Marahil ay tapos na ang VTR, photoshoot ng mga residence model para sa website ng agency. "Since when?" Lalong lumalim ang gatla nito sa noo. "Since, why are you asking anyway? Palitan mo tong ice coffee ko," anggel niya rito. "Bakit ko papalitan yan? May utang ka pa nga sa akin eh." "At paano ako nagkautang sa'yo?" "I was the one who paid for the meal that was supposedly your payment for me for helping you get rid of your stalker, remember?" "Akala ko ba nagbago ng isip mong singilin ako?" Gilalas na tanong niya. "Noon yun, but since I saw you again, sisingilin na uli kita." Wala talaga siyang masabi sa ganda ng ugali nito. "Oo na, pero wala akong pera dito." "Sige na, palitan mo na to, kailangan na to eh." Tumingin ito sa harap niya. "You're more concerned about the iced coffee than yourself, your drinks." "Okay lang yan, sarili ko naman to eh. Yung iced coffee, hindi naman sa akin, pinabili lang."
Sinulyapan niya ito. Nakatingin pa rin ito sa damit niya. Yumuko siya. Nag-init ang mga pisngi niya nang makitang bakat na ang puno ng dibdib niya. Bakit ba ngayon pa niya naisipang magsuot ng puti? She crossed her arms over her chest. Kapag kuan ay tiningnan ito ng masama. Nag-angat ito ng tingin. Wala man lang kahit anong emosyon sa mukha nito. Umupo ka na nga lang dun. Ako na ang bibili ng iced coffee. Dapat lang, no? Umupo siya sa pinakamalapit na bench. Inilapag nito sa tabi niya ang bag na bitbit nito. Binuksan nito yun at may kinuhang fist towel. Dry yourself and with her. Kinuha nito sa kanya ang mga hawak niya at inaabot sa kanya ang fist towel. Inabala niya ang sarili sa pagpupunas sa damit niya nang makaalis ito. Bakit kaya ito nasa floor na yun? Nagpa-BTR din kaya ito? Ang word. Kahit umaasa siyang makita ito at alam niyang malabo yun, pero ngayon, hindi siya dapat mag-isip ng kung ano-ano. Nang makabalik si Aston, ay bahagya na lamang niyang natutuyo ang damit niya. Nagtaka man dahil mabilis na nakabilik ito, ay hindi na siya nagreklamo. Agad na kinuha niya rito ang mga ice coffee at mabilis na lumakad papasok sa opisina. Baka mapagalitan na siya na tagal niya. Nasalubong niya ang tita niya na nanlaki ang mga mata nang makita siya. Sorry tita, natapon. Pinalitan ko naman . Kinuha nito ang hawak niya. Wala ka bang extra shirt? Nakikita ko na yung kaluluwa mo. Umiling siya. Naiintindihan niya ito. Medyo may kalusugan kasi ang dibdib niya. Patutuyoon ko na lang muna sa labas, tita. O sige, ako nang bahala sa mga ito. Muli siyang lumabas. Naabutan niya si Aston na nakaupo pa rin sa kinauupuan niya kanina. Lumapit siya rito at muling kinuha ang fist towel na ipinahiram nito. Umupo siya sa tabi nito at ipinagpatuloy ang pagpupuna sa damit niya. Naibigay mo na? Tanong nito. Si tita na lang daw, nakikita na raw yung kaluluwa ko kaya patuyuin ko raw muna tong damit ko. I wish I brought an extra shirt, napailing na sagot niya. Tika, bakit ka nga pala nandito? Nagpa-BTR ka? Nagkibit balikat ito. Kadarating ko lang. Tumango siya. So hindi ka nakaabot? Kaya ba pabababa ka na uli kanina? Gusto mo palang maging model? Sabagay, may potential ka. Alisin mo na lang yung salamin mo at magbawas ng kaunting damit. Okay na. Mas marahas na ang pagkukuskus niya sa damit niya. Kailangang matuyo agad yun. Malagkit kasi yun sa balat. Kahit matuyo yan, it will still look at the same. Kapansin-pansin na yung mancha, kuminto nito. Alam ko, pero malay naman natin. You said you're a copywriter. What are you doing here din? Tanong nito, maya-maya. Natuwa naman siya dahil natatandaan pa nito yun. He fired me. Baliwalang sagot niya. Why? Because he realized na wala siyang pag-asa sa akin. He's an asul. Sambit niya. Patuloy pa rin sa pagkuskus. Kumilos ito at tinubad ang suot nitong sweater. Iniabot nito yun sa kanya. Wear this. Tumitig siya rito. Ang bait mo naman, na-touch na wika niya. Naiirit ako sa kakakuskus mo . Hindi naman mawawala yan, he said arrogantly. Umingos siya at tinanggap ang sweater. Hindi man lang ito nagkunwaring concern, kung hindi lang talaga niya kailangan, she would never accept it. Susuot na lang niya yung sweater nang na-realize na kumakapit pa rin ang basang tela sa balat niya. Tanggalin ko na kaya tong damit na to. Nakakabother . Pagkausap niya sa sarili. That's a good idea. Tiningnan niya ito ng matalim. Pervert. Sabay niyo ako magpapalit, hindi dito. Sumimangot ito. I'm not interested in seeing you naked. Inirapan niya ito. Tumayo siya at nagtungo sa banyo. Mabuti na lamang at nasa loob ng studio ang lahat dahil sa pictorial kaya walang nakapansin sa kanya. Mabilis siyang nagbihis. Masyadong malaki ang sweater ni Alex pero mabuti na yun kaysa sa wala. Komportable na siya nang lumabas ng banyo. Isinalid niya sa bag niya ang natapunang damit niya. Dumiretso na siya sa studio kung saan nagkalat ang halos lahat ng resident models ng Timeless. Bahala na si Aston sa buhay nito. Agad na namataan niya ang tita niya. O saan mo nakuha yan?
tila may kakaiba sa tono ng pagtatanong nito. Mataman pa nitong tinitigan ang sweater na suot niya. Kapansin-pansin naman kasi ang panlalaki yun. May nagpahiram sa akin, tita, naawa yata sa akin eh, pagdadahilin niya. Tumango ito, ngunit parang may gusto pa rin sabihin. Para kasing pamilyar sa akin yan eh. Matagal bago nito, inalayo ang pansin sa suot niya. Then her aunt's eyes darted on something at her back, relief registered on her face. Oh, Lance, we've been waiting for you. Make up, pakiayusan na si Lance. Nilingon niya ang kausap nito. She frowned. What was Aston doing inside the studio? And why did her aunt call him Lance? Halos lahat ng modelo, lalo na ang mga babae, ay lumapit at bumati rito. Tango lamang ang isinukli nito sa mga ito. Iginiya ito ng makeup artist sa isang upuan. Inalis nito ang baseball cap at eyeglasses. It was then that something registered on her mind. Aston was Lance, the number one male model in the Philippines. Bakit nga ba hindi niya nakilala ito, samantalang araw-araw siyang natutulala sa higanting billboard nito sa EDSA para sa isang international brand ng pabango? The image was of him almost done taking his shirt off, bearing his naked upper body. His eyes and lips were curved sensually. Speaking of words unsaid, it was that same billboard she fell in love with. Pero malayo na ang na-imagine niyang si Lance tuwing tumititig siya sa billboard nito. Si Lance na nakilala niya. She imagined the man on the billboard was gentle and sensual. Ang hula niya rin noon, hindi nito gusto ang ginagawa dahil kapansin-pansin ang boredom na makikita sa mukha nito. That same expression was the reason was woman was showing over the billboard she included. Pero si Lance na nasa harap niya ay walang ka-gentle-gentle sa pagkatao. Ang taras pa ng dila nito. He was rude at the extreme meaning of that word. But at least, nalaman niyang hindi lang sa kanya masama ang ugali nito. Although, maayos na kinakausap nito ang mga kasama. Hindi rin naman ito ngumingiti. Paano pa niya tititigan ang billboard na yun? Ngayong gumuho na ang imaheng binuo niya sa isip niya. Iyon pa naman yung nagpapasaya sa bawat araw niya. Nang matapos na itong ayusan, ay tumayo na ito at tinubad ang t-shirt na suot, bearing his perfect body. Pakiramdam niya ay naglalaway ang mga babae at bading na nakatingin dito. Tumayo ito sa harap ng photographer. Now all eyes were on him. Pati siya ay nakatingin lang din dito. Then he suddenly glanced at her. She saw a victorious glint in his eyes that woke her up. Inungusan niya ito at tumalikod. Tunog ng cellphone niya ang gumising kay Lance. He reached for it and tried to sit down, only to realize someone was holding him back. He threw his gaze at the naked woman body. Beside him is Iya, one of the most beautiful pieces in the modeling world. She was his girlfriend. Patuloy pa rin ang pagtunog ng cellphone niya. Tuluyan na siyang bumangon. He grabbed his boxer short from the floor and put it on. Darling, just ignore that. We haven't spent more time together for a long time. Tila nang hahalinang tawag ni Iya sa kanya. Her eyes were partly closed. Hindi niya ito pinansin. Bit-bit ang cellphone na lumabas siya ng silid. He hadn't seen his other for almost a month. Alright, but it didn't mean he missed her. There were a lot of women who were too willing to replace her on his bed. Yes, he was not faithful to her. As a matter of fact, he was never faithful for the past 3 years of his relationship with Iya. And he knew she was not faithful too. Sa mundong ginagalawan nila, hindi uso ang ganoon. Everything was just a game. Everything was short-lived. Kaya nga nagtataka ang mga kakilala sa nila kung bakit nananatili silang magkarelasyon sa ganoon katagal na panahon. They all know they were both falling around. Besides, aside from being good in bed together, wala na silang napagkakasunduan o pagkakapareho man lang. Nevertheless,
They both had benefits from the relationship with Iya, consider him a trophy boyfriend, while on his part, being with her team his mother. Ang kanyang ina ang may gustong magkaroon sila ng relasyon ni Iya, whether it was for publicity or she just liked Iya, he would never know. Being in a relationship didn't mean he would stop seeing other women anyway. And he didn't care. Matagal na panahon na niyang sinukuan ang pakikialam ng kanyang ina sa buhay niya. The best way to avoid an argument was to ignore her or just follow her whims. He usually did either of the two depending on the situation. Anyway, it didn't matter to him. Mula nang mamatay ang kanyang Thai American na ama, ay ang kanyang ina na ang nagdikta sa buhay niya. Ito ang basta-basta nagdidesisyong umuwi sila sa Pilipinas sa kabila ng maalawang buhay nila sa Thailand at ito pa rin ang pangarap nito na dati na maging sikat na modelo sa pamamagitan niya. Walang pumigil dito. His father relatives hated his mother. Masyado kasi itong makasarili at materialistic. And no matter how much he argued, hindi siya nito pinakinggan. She even threatened to kill herself kapag nanatili pa sila sa Thailand. That shut him up. He knew she was capable of doing that. She tried to do it before, when his father didn't give her the jewelry she wanted. But what he didn't understand was why his mother chose to go to the Philippines. Kung gusto nitong sumikat siya, they should go to the States. Total, may mga properties naman sila doon. Ang hula niya ay may nais itong pagmalakihan sa Pilipinas. Sa Timeless Modeling Agency siya nito ipinagkatiwala. The owner of the agency promised his mother that he would make him famous. He did. Nick made him the most sought-after male model in Asia. He thought everything was okay already. Sapat na ang lahat ng yun, but obviously not for his mother. Nagulat na lang siya isang araw nang ipakilala nito sa kanya si Iya. She said she would manage his and Iya career. Balak nitong pasikatin sila sa Europa. When he argued with her, his mother freaked out. Mabuti na lamang at may 10 years contract siya sa Timeless, kaya hindi na nito nagawa ang gusto. Pero umalis pa rin ito kasama si Iya, na mabilis ngang nagkapangalan sa industriya ng modeling sa Europa. It seems that his fame in Asia was not enough for his mother. She wanted so much more. She was so obsessed and hopeless. Paglipas ng panahon ay nagsawa na siyang makipagtalo sa kanyang ina. He started not to care, until the time came that he didn't feel anything anymore. Saglit na tumigil sa pagtunog ang cellphone niya. After a few seconds, it rang again. He answered it. "Sorry to wake you up, Lance," bungad ni Tita Faye, ang handler niya. He called her Tita Faye. She was a warm and a fine woman and almost a mother to him. "It's okay, Tita. Drop by at the office around 10, ha? Ibibrief lang kita about the bookings I made for you. Then you can go to your commitments afterwards." "Okay, I'll be there." "Sige, eat your breakfast." "Bye," paalala nito bago pinutol ang tawag. Good thing he had Tita Faye. There was someone who cared for him. Maagang bumiyahe si Lance sa kabila ng pagtutol ni Iya. Sa nadaan ng restaurant na lang din siya nag-almusal. Iya tried her best to persuade him to stay, to the point of stopping his butt. Pinagbigyan niya na ito sandali, but he quickly left just the same. Naalala pa niya ang pahabol na banta nito. "I tell your mother about this," sigaw nito. "What are you gonna say? That I don't want to lend my body?" "Go on." Walang anumang sabi niya. "I tell her, you no longer have time for me. That you no longer love me." "Oh, I don't know what she's gonna do," pananakot nito. Hinarap niya ito, bahagyang inayos ang salamin sa mga mata. He gave her a chilling stare. "Correction? It's no longer, I never love you," he said coldly.
Iniwan niya itong tigagal. Damn! Bakit ba siya napapalibutan ng mga demanding na babae? His mother and Iya both totally owned him. And it was pissing him off. Pagka-park niya ng sasakyan ay mabilis na tinahak niya ang tahimik na koridor ng building na kinaruroonan niya. Mag-isa lang din siyang sumakay sa elevator. When he first stepped on that building, he didn't believe timeless would make him famous. Sino ba naman ang maniniwala sa kakayahan ng isang agency na nag-uopisina sa lumang building na yon? But after so many years, it gave him the comfort he needed. Most of the people in the corridor glanced his way when he stepped out of the elevator. He looked at no one. Sa tagal na niyang modelo ay nasanay na siyang baliwalain ang tingin ng mga tao sa paligid niya. He didn't care for them one bit. However, something was telling him to glance their way. He didn't know why. What he saw was the back of a woman busy writing something. Her hair was tied loosely in a ponytail. Some of the strand had escaped. She had a lean body with a very Filipina complexion. He knew her. She was Snow, a weird woman he met by accident. She was different from all the women he met. She was not sophisticated and didn't pretend to be something she was not. She was just herself, and she talked to him as if he was just a normal person. Well, of course, she would. He realized she didn't recognize him as Lance. May pagka-weird din itong mag-isip. She had an uncanny way of making up things. Nung una siyang lapitan nito, ay nakaramdam siya ng inis. The first thing he thought was she was flirting with him. But she didn't look like a flirt. Kaya nagulat siya nang basta na lamang siyang hinalikan nito at nagsimulang maglitan niya ng kung ano-ano. Ipinakilala pa siya nito sa kung sino bilang boyfriend nito. In an ordinary situation, he would never allow someone to do that to him. Pero hindi niya alam kung ano ang mayroon dito at sinakyan niya ang mga kalukuhan nito. He thought that night was the last time he would see her. Hindi pala. At katulad nung una nilang pagkikita, ay hindi ito nabigong gulatin siya. Hindi ito nag-ingat kaya natapon dito ang ice coffee na hawak nito. Usually, he would not care. Hahayaan lang niyang gawa nito ng paraan ang sariling pagkakamali. But like that night they met, he didn't have the heart to leave her like that. And for the first time in his life, pumayag siyang utusan ng isang tao na tanging ang kanyang ina lang ang nakakagawa. She momentarily looked his way, his round eyes shining. Bangs lang nito ang maayos sa buhok nito. He expected her to be taken aback or to be embarrassed. Why not? She made a fool of herself when she did not recognize him. But instead, she frowned at him. Tila nagtataka pa ito na nakatayo siya roon. She seemed disoriented at his reaction. He insolently looked away and walked inside the office. Muling sumilip sa modelon si Snow upang masigurong naroon pa rin si Lance nang makitang kampante pa rin itong nakaupo sa sofa at nagbabasa ng magazine. Mabilis na kinuha niya ang paper bag kung saan niya inilagay ang sweater nito. Siniguro niyang walang tao bago siya pumasok sa lounge at lumapit dito. Hindi lang siya nito nilingon. Habang naglalakad siya, suplado talaga. Nang makalapit siya rito ay iniumang niya rito ang paper bag. Noon lang niya nito pinansin. Bagyang magkasalubong ang mga kilay nito na para bang iniistorbo niya ito. Wala naman itong importanteng ginagawa. Sweater mo! Salamat! You don't seem grateful, anito. Pinigilan niya ang sariling ismiran ito. I'm grateful. Thank you. Aniya sa pilit na pinalambing na boses. He smirked and reached for the paper bag. Hindi bagay sa'yo. Basta ayan na ang sweater mo. Wala na akong utang sa'yo. Tinalikuran na niya ito. Bago pa siya makahakbang, ay hinawakan siya nito sa braso. Tumayo ang mga balahibo niya sa katawan.
Tumaas tuloy ang boses niya dahil sa kakaibang nararamdaman niya. "You still owe me my talent fee for playing as your boyfriend and the ice coffee I bought." Nanlaki ang mga mata niya. "Sobra ka naman. Pati yung ice coffee, ang yaman-yaman mo, pati yun sisingilin mo pa." Nagkibit-balikat ito. "I'm just being practical. Akin na." Binitiwan niya ang baso at inilahad ang kamay nito. Wala talaga siyang masabi sa ganda ng ugali nito. "Wala na akong pera, ipinadala ko na sa pamilya ko sa probinsya." Pagdadahilan niya. Nakatingin siya sa balikat nito. She was not a good liar. He crossed his arms over his chest. "Tumutubo yun." Tinitigan niya ito. Seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi tuloy niya alam kung seryoso ito o niluloko lang siya. "Daig mo pa ang Bombay," naiinis na sabi niya. But as always, he just shrugged. Biglang sumungaw ang tita niya sa pinto. "Lance, we have a problem." Kumunot ang noo ng tita niya nang makita siya. Napahiya naman siya. "What is it, tita?" pukaw ni Lance. "Hindi makapasok si Frank, ang personal assistant ni Lance, ang tinutukoy ng tita niya." "Paano ba yan? Hindi naman pwedeng mag-isa ka lang pumunta. Walang mag-aasikaso sa'yo." Lihim na napangiti siya. Buti nga, maghirap itong bitbitin ang sarili nitong gamit. "Bakit hindi na lang si Isno, tita? She can accept an order from anyone, right? Para tapos na ang problema." Palabas na siya ng loans nang mapahinto siya sa sinabi ng lalaki. Nilingon niya ang mga ito. Nakatingin din ang mga ito sa kanya. "Oo nga, no? Isno, ikaw na muna ang mag-PE kay Lance," sabi ni tita niya. Marahan siyang tumango. May magagawa pa ba siya? She did her best not to look at Lance. Baka kung ano pa ang magawa niya sa harap ng tita niya. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano. Pero pakiramdam niya, binubuli siya ng binata. Nainis si Snow habang pinapanood si Lance at ang babaeng modelo na kapareho nito. Ang photoshoot na yon ay para sa isang clothing line. Mukhang magkakaroon na naman ng billboard si Lance sa kung saang party ng EDSA. Her arms were crossed in front of her chest. Nasa kamay niya ang eyeglasses nito, nasa bulsa ang cellphone nito, at nasa tabi ang malita nito. Takilang alalay talaga ang drama niya. Naiinis siya kasi inisinulit nito ang pagiging alalay niya. Sa katunayan, hinayaan siya nitong magbitbit ng gamit nito. Humanap ng upuan nito at kumuha ng inumin nito. Kung marunong lang siyang magmaniho, malamang ginawa rin siya nitong driver. Sigurado siya dahil itinanong nito kung marunong siyang magmaneho. Gayunman, kahit naiinis ay hindi naman niya maiwasang pagmasdan ito. Bakit naman kasi napakaganda ng pangangatawan at ng mukha nito? Tuloy, hindi niya maiwasang titigan ito. Bakit ba napakasensual ng posing ng mga ito? Kanina pa nakapulupot ang braso ni Lance sa baywang ng kapareho nito. Kailangan magkunwaring hinahalikan nito sa leeg ang babae na nag-iimot na naman. Naiinis siya kasi pakiramdam niya, kanina pa sinasamantala ng babae si Lance. Pakiramdam niya ay sinasadya ng babae na hindi ayusin ang eksena para magtagal ang shoot. Samantalang ang dali-dali lang naman ang gagawin nito. Nang sa wakas ay nakontento na ang photographer ay nag-break muna. Napansin niyang kahit tila nais pa ng babaeng modelo na kausapin si Lance, ay tuloy-tuloy pa rin ang huli na lumakad patungo sa upuang nasa tabi niya. Noon lamang siya natuwa sa kasuplodahan nito. Pabagsak na umupo ito. Napansin niya kaagad ang pawis sa mukha at dibdib nito. Kaya kumuha siya ng bote ng mineral water at tuwalya. Iniabot niya ang mga yun dito. He took the bottle but not the towel. Nagtatangkang tinanong niya ito. "Di mo ba ako pupunasan?" Patanong na utos nito. "Trabaho niya ba yun?" Pero hindi na niya iyon isinatinig at pinunasan. Pinipigilan niya ang panginginig ng kamay niya tuwing lumalapat yun sa balat nito. It was torture. Nararamdaman din niya ang tingin ng ilang mga staff sa kanila. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito kanina. Maswerte raw siya dahil alalay siya ni Lance. Willing daw ng mga ito na makipagpalit ang pwesto sa kanya.
Kung alam lang ng mga ito kung gaano ka sama ang ugali ng lalaking ito. Are you hungry? Nakakunot noong tanong nito. Hindi pa naman. Then why are you handshaking? It's irritating. Bahagya niyang idiniin ang tuwalya sa mukha nito. Hindi siya nakatiis. Hinawakan niya ang noo nito at linantya ang kunot niyon. Baka magka-wrinkles ka sa kakakunot noo mo. Mapapagalitan ako ni tita. Paliwanag niya. Your word. And you're so songit. Naiiling na tumayo ito. Where's my glasses? Bakit? Hindi mo naman kailangan mag-disguise dito ah. What are you talking about? Malabo talaga mga mata ko. Ikinagulat niya yun at walang masabing iniabot niya ang salamin nito. Wait, where are you going? Restroom, tugon nito. Matagal-tagal nang wala si Lance nang mag-ring ang cellphone nito. Amanda, ang nakaregistered sa screen. Sino kaya siya? Naglakad siya patungo sa restroom. Nakasalubong niya si Lance. Aston, someone's calling you. Iniabot niya rito ang cellphone. Kinuha nito yun. He stared at her, a worried look on his face. Why are you still calling me, Aston? Naitakip niya ang kamay sa bibig. Oo nga pala, sorry. Yun kasi ang una mong pakilala sa akin. Hindi ko na uulitin, promise. Never mind, he said dismissively. He walked away and answered the call. Naiinis na naman si Snow. Paano ay gabi na nang natapos ang photoshoot at kasalanan yun ng female model? Hanggang sa kahuli-hulihang post kasi ay hindi to umayos. Naturingan pa namang professional ang babae. Mabuti na lang at may libreng pagkain sa set. Kung hindi, ay wala na siyang lakas para magbitbit ng mga gamit ni Lance. Buong lakas na isinakay niya ang mga yun sa likuran ng Ford Expedition ng binata. Kapag kuwan, ay agad na umupo siya sa passenger seat na nasa harap na ng manibela ni Lance. 3 lang, inabot na ng ganitong oras. Sana kasi inayos niya ang trabaho niya, hindi yung kung ano-ano ang inuuna, komento niya. Who are you talking about? Sino pa, edi yung female model na yon? Ang dali-dali lang ng gagawin niya, hindi pa maayos. Hindi ito nagsalita. Nang tiningnan niya ito, ay saglit siyang natulala. May pigil ng ngiti sa mga labi nito. You're smiling. Hindi makapaniwalang sambit niya. It was the first time she saw him smile. She said, as if it is a big deal, he said in a defensive tone. But it is a big deal, ngaling-ngaling sabihin niya rito. So napansin mo rin palang sinasadya ng female model na yun na patagalin ang shoot. Chinachansingan ka lang eh. I'm used to it, yabang, she commented lightheartedly. It's true. It would be rude kung pipigilan ko sila. Besides, it's perfectly fine with me. Hindi siya nakaimik. Oo nga naman. Sino bang lalaki ang ayaw machansingan ng magandang babae? Isa pa, marami siyang naririnig mula sa tita niya tungkol sa kalakaran sa modeling world. Lalo na yung tungkol sa mga male models. Puro parties, bisyo at babae raw ang hilig ng mga ito. But she couldn't imagine Lance smoking. Mapula kasi ang mga labi nito. Nag-iwas siya ng tingin dito. Tuwing ina-assist niya ang itsura nito. Palagi na lang doon na pupunta ang takbo ng isip niya. Where do you live? He asked suddenly. Sa Magallanes. Malapit lang kay Tita Pei. No, I live with her. I see. Dumaan muna tayo sa office. May naiwan akong gamit doon. Pumayag siya. Dahil parang gusto pa niya itong makasama. Bagay na gusto niyang pagsisihan nang huminto ang kotse sa building ng Timeless. Madilim na madilim doon. Bukas mo na lang kaya kunin ang mga gamit mo, swistyo na. No, besides, we're already here. Pinatay na nito ang makina ng sasakyan. Maiwan na lang kaya ako rito. Tiningnan siya nito na parang matandang, nagpapasensya sa kakulitan ng isang bata. You're going to suffocate in here, come on. Nanlulumong sumunod siya rito. Bahagya siyang dumikit dito nang nasa loob na sila ng elevator. Saglit pa lamang umangat yun nang biglang huminto yun. Nataranta siya. Hala, huminto? Paano na yan? Malayo pa naman to kay Manong Guard. Baka walang makarinig sa atin.
Baka matrap tayo rito hanggang umaga. Ang creepy pa naman ng elevator na to. Dumikit pa siya lalo kay Lance at kumapit sa braso nito. Ayoko ng ganito. Bigla nitong pinokpok ng kamao ang boto ng floor nila. Umugong ang elevator at muli niyang naramdaman ang paggalaw niyon. She sighed with relief. You've been watching too much horror movies. Normal lang na ma-stack up ang elevator na ito, anito. Sa halip na ma-relax ay lalo lang siyang natakot sa sinabi nito. Paano kung siya lang ang mag-isa roon? Nakalabas na sila ng elevator nang ma-realize niyang nakakapit pa rin siya sa braso nito. Nahuli rin niya na matamang pagtingin nito sa kamay niya. She released it abruptly. Yang elevator na yan talaga ang pinaka nakakatakot dito. Bakit naman kasi nandito ang agency? Ang laki-laki naman ang kinikita nyo. It should be in a nicer place. Hindi yung gaya nito na kaunting lindo lang, magigiba na. Inubo ito. Concerned na lumingon ito sa kanya. Only to get another shock of her life. Tumatawa ito. Iyon ang unang pagkakataon na tumawa ito. Parang gusto niyang huminto na lang ang oras at panoorin itong tumawa. I agree, but we can't complain. Nandito na ang timeless even before I become a model. And that was 12 years ago already, he said in between laughs. You've been modeling for that long? Gulat na tanong niya. Yes, don't you know? Don't you read magazine or watch television back then? Iilang taon pa lang naman ako. Elementary pa lang ako noon. Wala pa akong ibang alam na gawin noon kundi manood ng anime. Nakikangising, sagot niya. That's not funny. You're making it sound as if I'm old already. Seryosong saad nito. Tumalikod ito sa kanya at kinuha ang gamit na naiwan nito. Wala akong sinasabing ganun ha, pagkakailan niya. I was only 16 then. Oo nga, nakangiting pagsang-ayon niya. Iwan kaya kita rito, pananakot nito at mabilis na nagpatiuna sa paglabas. Patakbong sumunod siya rito. Wag! Natatakot talaga ako sa elevator na yan. Nakapasok na ito sa elevator kaya patakbong pumasok siya roon. Muli siyang kumapit sa braso nito. When she looked up, she saw a tiny smile on his lips. Iya was still in his house. Was Lance went home. Mapangakit na nakahiga ito sa kama niya at walang kahit anong saplot sa katawan. Nilampasan niya ang kama habang naguhubad ng pangitaas. Why are you still here? Tanong niya rito. Because I'm your girlfriend. Tumayo ito at lumapit sa kanya. She touched his body with her slender fingers. Hindi siya tuminag. Besides, Mama Amanda gave me permission to stay with you. That's why I'm here. Oh, I miss you so much, Lance. Hinalikan siya nito. Then he suddenly remembered the taste of someone else's lips. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at inilayo ito sa kanyang katawan. I'm tired. Binitiwan niya ito at dumiretso sa banyo. Tired, ha? Don't give me that shit. I know your appetite when it comes to sex. You were never tired when you're with me. Hey, Lance! Tawag nito sa kanya. Tuluyan na niyang isinara ang pinto. He locked it. He had a good night for the first time in so many years. He really found something funny. But Iya ruined it. Dahil sa pagbanggit nito sa pangalan ng kanyang ina, ay naaalala niya ang tawag nito. He didn't want to answer it, pero alam niya, hindi ito titigil sa kakatawag. Worse, baka sagutin pa yun is no, na siyang may hawak ng cellphone niya at mabulyawan pa ito ng kanyang ina. His mother was a really mean and heartless person. Hindi niya ma-attempt na maranasan ni Snow ang matalim na pananalita ng kanyang ina. Now, why was he really concerned with her? She was just a weirdo who happened to be his handler niece. Lance, if you don't open this door, I will leave. Pananakot ni Iya. Hindi siya tuminag. Fine, I'm really going to tell Mama Amanda about this. I'll make sure you pay for this. Tili nito. Ilang minuto ang lumipas bago niya narinig ang malakas na lagabog ng pinto ng unit niya.
He smirked at the way she called his mother. Magkaparehong magkapareho talaga ang mga ito. They both threw treats when they didn't get what they wanted. Marahas na tuluyan na niyang hinubad ang lahat ng saplot sa katawan niya at tumapat sa ilalim ng shower. Malakas ang loob ni Iya dahil uuwi na sa Pilipinas ang mama niya. It was the reason why his mother called up earlier. Guguluhin na naman ito ang katahimikan niya. Hoy, Snow! Kanina ka pang ngiti-ngiti riyan, ha? Ano bang nangyari sa'yo? Pukaw ng Tita Faye niya. Nilingon niya ito ngunit hindi niya maitago ang kanyang ngiti. Wala naman, Tita. Nababaliw lang yata ako. Lalong lumawak ang ngiti niya at itinutok ang mga mata sa television. Sa totoo lang, hindi naman rumirehistro sa isip niya ang ibinabalita ng anchor sa late night news na pinapanood niya. Ang nagpa-flashback sa isip niya ay walang iba kundi si Lance. Oo na, crush na niya ito. Pakitaan ba naman siya nito ng million dollar smile? Kaya nga bago sila nagkalayo sa building ng Timeless, ay nagpasalamat siya ng sobra sa building na yun. Pati ang kinatatakutan niyang elevator ay gusto niyang yakapin. Ang mga yun ang dahilan ng kaligayahan niya. Hinding-hindi na niya lalaitin ang lugar na yun kahit kailan. Parang alam ko na yung ipinagkakaganyan mo. Nakahanap ka na ba sa wakas ng lalaking papato sa tupak mo? Tanong ng tita niya. Wala, tita, no? Hindi naman masamang umiti nang walang dahilan paminsan-minsan. Sus! Ako naniniwala sa'yo. At bakit ka nanonood ng balita? Hindi ka naman nanonood niyan dati, ah. Nabuborong ka nga sa ganyan, di ba? Nagdududang tiningnan siya nito. Trip lang, pakli niya. Pero ang totoo, hinihintay niya ang segment kung saan lalabas si Lance. May nagpunta kasing TV crew sa photoshoot nito at in-interview ito. Maya-maya pa ay lumabas na ang hinihintay niya. Uy, tita, nasa TV ang alaga mo. Hindi niya naitago ang excitement sa boses niya. Her heart leaped when she saw Lance. Kahit sa TV ay magandang lalaki pa rin ito. Sawa na akong nakikita sa TV, diaryo, magazine, internet, at kung saan-saan pang mga alaga ko, no? Baliwa lang, sagot nito. Kung siya ang tita niya, hinding-hindi niya pagsasawaang makita ang binata. Pinagsasawaan ba naman ang ganoong hitsura? Don't tell me, si Lance ang dahilan ng pangiti-ngiti mo riyan. Untag nito sa kaniya. Hindi, ah. Pagkakaila niya. Naku, alam kong crush mo siya kaya huwag ka nang magkaila. Pero huwag mong seryosohin yan, Snow, ha? Wala kang mapapala. Babala nito. Inalis niya ang tingin dito at itinoon yun si screen. By the way, Lance, Iya is already here in the Philippines, right? Do you have any plans to make up for the lost time? Tanong ng reporter. Yes, but we want to keep it secret. Sounds interesting. But can we expect to see you at her welcome party this weekend? Of course. Napakunot siya. Sino naman ang Iya na yun? Bumaling siya sa Tita Faye niya. Sino si Iya, tita? Tanong niya. She's a supermodel na nakabi sa Europe. But she's a Filipina. She's Lance's girlfriend for 3 years. Nawala ang ngiti niya. May girlfriend siya? Nung sa bagay, imposibleng wala at supermodel pa. Mataman siyang tinitigan ng tita niya. I'm telling you, Iha, don't entertain that feeling. Well, I know Lance is not faithful to Iya, but they are still committed. Nararamdaman kong sila rin yung magkakatuluyan. Hindi siya faithful. Ibig sabihin lang nun, hindi talaga niya mahal ang Iya na yun. Umiling ito. Who said something about love? It's not in his vocabulary. Kaya hindi ibig sabihin na hindi niya mahal ang girlfriend niya ay may pag-asa ka na. And I don't like his mother. Idinaan niya sa biro ang panlulumong nararamdaman sa mga sinabi nito. May grudge ka lang pala sa mother niya, tita, eh. Umismid ito. Masama talagang ugali nun. Mababa ang tingin sa lahat ng tao. Maldita at ambisyosa. Hindi siya pumapayag na kung sino-sino lang yung dumidikit sa anak niya. Siya ang pumipili ng magiging kaibigan
at kahit girlfriend ni Lance. She's Iya Handler. By the way, basta she's evil. Paglilita niya nito. Muli niyang itinotok ang pansin sa pinapanood. Ipinapakita ang mga larawan ni Lance sa screen habang pinabanggit ng reporter ang mga credentials nito. Napatitig naman siya roon. Snow, may pagbabanta sa boses na untag ng tita niya. Napabuntong hininga siya. I know, tita. I will not fall for him. She did her best to sound indifferent not only to her aunt but also to herself. Nawala ang atensyon ni Snow sa pagdaya sa mga numerong pinapatawagan sa kanya dahil sa isang matangkad at aristokratang babae na taas noong pumapasok sa opisina nila. Nakasuot ito ng pulang bestidang hakab na hakab sa katawan nito, pulang high-heeled shoes at sunglasses. Nakalugay ang kulot-kulot na buhok nito, maputi at makinis ang balat nito. Matangos ang ilong at mapula ang mga labi dahil sa matingkad na lipstick. Naaninag din niyang ang may katarayang mga mata nitong pinarisan ng mga kilay na tila normal lang nakataas. Kahit walang gatla ang mukha nito, pupusta siyang may edad na ito. Ang nagagawa nga naman ng siyensa, napansin niyang hindi lang siya ang nakatingin dito. But unlike her curious expression, the employees had locked of the stays of their faces while looking at the woman. Bakit kaya? Muli niyang tiningnan ang babaeng naglalakad. Nang mapadaan ito sa kanya, ay bigla itong lumingon. Nginitian sana niya ito, pero bigla itong nagsalita. What are you looking at? Asik nito. Nabigla siya sa talim ng boses nito. Ah, the woman is smirk. What was that smirk so familiar? Mukhang bago ka rito. You can even answer me properly. Tila naghihinalang, pinasadahan siya nito ng tingin. Bago nga lang po ako rito, tugon niya. Naglaho na ang pagkabiglang nararamdaman niya at napalitan niyo ng pagkainis. Oh, I bet you're one of those hawkers na gustong magtrabaho sa mga ganito. Hoping na mapansin ang kahit na sinong modelo. You don't even have a passion since, really? I know your type. Inismiran siya nito. Naginit ang buong mukha niya sa galit. Ano ang karapatan nitong ipahiya siya ng ganoon? Sasagutin sana niya ito nang mahagip ng tingin niya ang mga empleyado. Nagbabala ang mga tingin ng mga ito sa kanya. Tila sinasabing huwag na siyang sumagot. Lumayo na sa kanya ang babae at ang isang empleyado naman ang pinansin nito. Hindi niya napigilang i-assist ang sarili. Naka-blouse lang siya na hindi naman fit at humakab naman sa katawan niya. Skinny jeans at boots naman ang pangibaba niya. Ala nga naman gayahin ko yung suot niya. Edi hindi ako nakapagtrabaho ng maayos. Ayos din man lait yun na. Pakulam kita eh. Naiinis na bulong niya. Huwag mo masyadong pansinin. Bulong ng isang empleyado na naawa yata sa kanya. Kaya siya nilapitan. Sino ba yun? Grabe siya. Ngayon lang kami nagkita pero grabe magsalita. Si Satanas na nagkatawang babae, natatawang sagot nito. Narinig niyang hinanap ng babae ang may-ari ng agency. The woman called him Nick, ni walang bahid na kahit anong respeto. Kaibigan ba siya ni Sir Nick? Yun lamang ang naiisip niyang paliwanag sa maangas na ugali ng babae. Natawa ang kausap niya. Malabo, masyadong mabait si Sir Nick para magkaroon ng ganyang kasamang kaibigan, no? Eh, sino siya? Bakit ganoon siya umasta? Anak kasi niya ang modelong nagbibigay ng pinakamalaking income sa agency. Kaya tuloy, kahit si Sir, kinakayan-kayanan niya. Hindi ko nga alam kung paanong natatagalan ni Lance ang kanyang ina na iiling na komento nito. Umawang ang bibig niya. That revelation shock her. Mabilis na tiningnan niya ang babaeng pumasok sa model lounge. Iyon ang ina ni Lance. No way! Sa kanya yata nagmana si Lance sa kasupladuhan, dugtong ng kausap niya. Sobra ka naman, hindi naman ganoon si Lance, anito sa sarili. Hindi niya maiwasang ipagtanggol ang binata. Oo, medyo masama ang ugali nito, pero hindi naman kasing extreme
ng sa nanay nito. Anong hindi? Hindi nga marunong ngumiti yun eh. Pansinin mo, kahit mga piktoyan niya, walang smiles. Kahit hindi siya mapilit ngumiti, eh, hindi nga nakikipag-usap yun eh. Si Sir Nick lang at ang tita mo ang kinakausap nun. Hindi pa ganoon katagal, tila hindi kumbinsidong sabi nito. Malay mo, loner lang. Saka mabinta naman yung mukha niya kahit hindi nakangiti. Loner ka riyan, bahala ka nga. Lance, iho, how are you? Tumayo si Lance, tumitig sa kanyang ina. Kasama nitong lumapit sa kanya, si Nick na walang ngiti sa mga labi. Based on Nick's expression, he really had an idea what her mother told the agency manager. Ma'am, hindi ngumingiting, bati niya. Umalik ito sa kanyang pisngi. I was talking to Nick about you, Lance. Kailangan mo nang umalis sa lumang building na to. I already talked to a modeling agency in Europe. Let's not talk about again, ma'am, reklamo niya. Padarating lamang nito, pero yun agad ang iniisip nito. Humingin pa umanhin at sumulyap siya kay Nick. Tumango ito. Patunay na naiintindihan siya nito. And why not? We've been planning this for many years already. Nakaangat ang isang kilay na sabi niya sa kanyang mama. I still have a month before my contract expires. Pagdadahilan na lamang niya. Arguing with his mother is a crowded place was never a good idea. Wala itong pakailan sa ibang tao. She would surely say embarrassing things in front of many peoples without feelings, any shame. His mother smiled. May kakaibang kislap sa mga mata nito. It made her scarier. Exactly, you only have a month anyway. Don't forget the welcome party I prepared for. Iya, you're his escort to make sure to come, or else. May himig na babala sa tono nito. He sighed. Naunang lumabas ito ng lounge. He grimly followed her, kasabay niya sa paglalakad si Nick. The old man gave him a friendly tap on the shoulder. Sympathy was written on his face. Si Nick ang palaging nakaka-witness sa pagmamanipula ng kanyang ina. Muling tumahimik ang paligid nang lumabas ang babaeng nakapula. Agad na tumalikod si Snow upang hindi siya nito makita. Hanggang maaari, nais niyang iwasan ang kasungitan nito. Baka mawalan siya ng trabaho. At syempre, dahil ito ang ina ni Lance. Nasaan si Snow? Tanong ni Nick. Napapikit siya. Napipilitang nilingon niya ang boss niya. Napansin na naman niya ang matalim na tingin ng ina ni Lance. Ano bang kasalanan niya? Napilitan siyang lumapit sa mga ito. Pakihatid si Miss Amanda sa ibaba. Utos ni Nick sa malumanay na tinig. Oh no, bakit ako? No. Napatingin sila kay Amanda. Na siyang nagsalita. I don't like her. Prangkang pahayag nito. Tita, bakit ngayon ka pa wala? Help me. Nasa lubong niya ang tingin ni Lance. She's doing nothing to you, anito. Nagulat siya sa sinabi nito. Ipinagtatanggol siya nito sa ina nito. Nilingon nito ang ina na naniningkit ang mga mata. I just don't like her. And I don't like her now more. You should fire her, anito kay Nick. Tumikim si Nick. Ako na lang ang maghahatid sa iyo, Miss Amanda. Tiningnan muna siya ng matalim ng ina ni Aston. Bago nagpatiuna, lumakad sumunod ito at si Nick. Samantalang si Aston nananatili sa tabi niya. You okay? Tanong nito. Tiningala niya ito. Hindi, ang lakas ng tupak ng nanay mo. Kanina pa niya ako inaaway kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Tuloy-tuloy na sabi niya. Hindi niya mapigilang ihinga rito ang lahat ng nararamdaman niya. It was the first encounter such a creature. Hindi tao ang ina ni Lance, tama ang tita niya. Lance's mother was evil. She scared you a lot, huh? Sino bang hindi matatakot dun? Grabe. Don't mind her. Tila baliwalang sabi nito. Don't mind her? Nilait-lait niya ako. Dugtong niya. I said don't mind her, okay?
She doesn't like anybody, hindi lang ikaw. Tila nang aalo ang tono nito. Medyo nagsubside ang inis niya dahil doon. Marahan siyang tumango. He tapped her head and walked out of the office. Siguro ay upang sundan ang ina. Bakit parang bumait ito? At mas matagal na siya nitong kinausap. Nang mahimasmasan siya ay iginala niya ang tingin sa paligid. Everybody was looking at her quizzically. Nagtaka siya. Hindi ba dapat ay mukhang nakikisimpat siya ang mga ito sa kanya? Bakit tila nagtataka pa ang tinging ipinikol ng mga ito sa kanya? Angon si Lance mula sa kama. Masakit ang ulo niya. Madaling araw na siya nakaalis ng welcome party ni Iya. Hindi na niya yun tinapos. Kinailangan niyang umalis bago maubos ang pasensya niya sa kanyang ina at kay Iya. As always, Iya dragged him around as a trophy boyfriend. Then his mother as her trophy son. It was really getting on his nerves already. Then in the middle of the party, his mother announced to everybody that he had many jobs offer in Europe. Worse, she announced that he and Iya were already planning to get married. And what pissed him off more was the way Iya acted that night. It was as if they were really talking about that crap. Malinaw na pinagkaisahan na naman siya ng mga ito. Mabilis na naligo siya at nagbihis. Wala siyang lakad sa araw na yun. But knowing his mother, he was sure she and Iya would show up anytime and would inquire why he didn't finish the party. Hindi siya nagkamali. Maya-maya pa ay narinig na niya ang doorbell. Hinayaan muna niyang tumunog yun ng tumunog bago binuksan ang pinto. His mother and Iya were standing impatiently on his doorstep. What took you so long to open the door? Inis na tanong ng kanyang ina. Tumalikod siya at hindi sumagot. Naramdaman niyang sumunod ang mga ito. At bakit bigla kang nawala kagabi? Muling tanong ng kanyang ina. Because I don't want to be there anymore, he replied grimly. Why? We were enjoying ourselves last night, weren't we? Singit ni Iya. Naiinis na tiningnan niya ang mga ito. Enjoying ourselves? You were enjoying yourselves. And why did you announce things I didn't even know? Hindi niya napigilang ilabas ang galit sa mga ito. Bumukas ang pagkagulat sa mukha ng mga ito. This should be. It was the first time he really get angry after so many years. Hindi rin niya alam kung bakit siya nakaramdam ng galit sa mga ito ngayon. Before, he didn't mind at all. But now, oh, yun bang ikinagagalit mo? Malalaman at malalaman din naman nila yun. So it is better to announce it as early as possible, his mother said dismissively. That's not even the point. I don't even know anything about that. And when did I say that I will marry Iya? He asked when he turned harshly to her. Namutla ito, tila nasaktan. He didn't notice her baggage. Napakunot ang noo niya. And why did you bring your baggage here? Well, since we already announced your engagement, it would be better if Iya is here with you to make up to the last time. Right, Iya? Sabi ng kanyang ina. Yes, Mama. I would love to stay with Lance. I don't want you here, asik niya rito. Your opinion doesn't matter. You do what I say. Madilim ang mukhang wika ng kanyang ina. Of course, my opinion matters because this is my life. I'm getting tired of this. Frustrated na isinuklay niya ang mga daliri sa buhok. Why couldn't they understand? You never said that before. You never said that before. Gilalas na wika ng kanyang ina. Well, now I do. Nanlaki ang mga mata nito. Si Iya ay tila nagulat kay Lance. What's happening to you? Hindi ka naman dating ganyan. Nag-iba rin pati ang treatment mo kay Iya. You are so good together. Why are you suddenly treating her like this? You know, I don't like her. Tila may mapait sa dila niya na bigkasin niya ang bawat salita. Natutop ni Iya ang kamay sa bibig nito. Hindi niya alam kung nasasaktan talaga ito o nagdadrama lang para kampihan ito ng kanyang ina. Oh, I know you do.
Hindi kayo tatagal ng 3 years kung hindi, his mother said confidently. You're the one who wants us to be together. I don't even know why you like her. It's because she's good for you. She understands you because she's also a model. Ayun ba talaga ang dahilan? Nagdududang tanong niya. Yes, indignant na sagot nito. I love you, Lance. I really do, sabi ni Iya. No, you don't. You even have other men aside from me, pang-akusa niya. That's not true, pagkakaila nito. Not true, huh? I know Johan. His conscience bothered him, so he told me he is screwing my girlfriend. Namutla si Iya, hindi nakapagsalita. Oh, darling, it's just a sex. Tila baliwalang pamamagitan ng kanyang ina. That's exactly it, ma'am. What Iya and I have is just a sex, nothing more. Stop that, Lance. You're hurting her. Naiinis na muli niyang isinuklay ang mga daliri sa buhok niya. I need a break. Then go somewhere with Iya. Go to the beach or anywhere where you can relax, swished yun ito. No, I need a break from work and from the woman whittling with my life. Mabilis na kumilos siya. Kinuha lang niya ang wallet, cellphone at susi ng kotse niya at walang imik na lumbas ng bahay. Lance, where are you going? What do we do now, mama? Nag-aala lang tanong ni Iya. I will let him do what he wants to do. At least, for now, wika ni Amanda dito. She was still staring at the door where Lance went out. Hindi siya papayag na mabaliwala ang lahat ng plano niya para dito. Kaunti na lang ay mararating na nila ang rurok ng kasikatang matagal na niyang gustong marating. Hindi naman ito dating nagrereklamo. He used to follow all her whims. May palagay siyang may gumugulo sa isip nito. I will not allow anything to get in our way. He really hits me now, mahinang sabi ni Iya. She looked at Iya. You should not lose her heart now, Iha. Hindi siya papayag na magkahiwalay ito at ang kanyang anak. Iya was the only woman deserving of her son. Wala nang iba. Kanina pa nakatahiya sa kama si Snow. Nakatitig siya sa kisame at walang balak bumangon. May hinala siya sa dahilan ng kanyang nararamdaman. Pero ayaw niyang i-entertain yun. Maling-mali kasi yun. Hindi siya dapat nakaramdam ng ganoon. Hinatak niya ang unan at itinakip yun sa mukha niya. Bakit kasi nanonood pa ako ng TV? Paninisi niya sa sarili. Muli nang makilala niya si Lance ay nakasanayan na niyang magbukas ng telebisyon. Umaasang mapapanood niya ang mga commercials nito o kaya naman interview nito sa mga news at showbiz programs. Para siyang avid fan na kulang na lang ay gawan ito ng scrapbook. Kahit kailan ay hindi siya nahilig sa mga celebrities. Wala siyang hinangaan ng gusto na kahit sino. Ngayon lang. Natuwa pa siya nang nagdaang gabi nang makita niyang nasa balita na naman ito. Only to be disappointed when she heard the news. Tuloy ang pag-alis ni Lance sa bansa habang buhay na rin itong makakasama si Iya. It was also the first time she saw Iya. Napakaganda at napakasexy. Bagay na bagay ito kay Lance. Yun din ang unang pagkakataong na insecure siya. Hindi niya matanggap na nanlumo siya. Bagay na napansin din ang tita niya. Bakit ganyan ang itsura mo? Naaalala niyang tanong nito. Lagi namang ganito ang itsura ko, tita. Pagdadahilan niya. Snow, ha? Sabihin mong mali ang hinala ko. May panic sa boses nito. Mali ang hinala mo, tita. Walang buhay na tugon niya. Bumuntong hininga ito at humawak sa noo. Umuwi ka na nga lang sa inyo. May TV din sa amin, tita. May dyaryo, may radyo, may magazine. Alam ko, nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Tanong nito. Wala naman po akong nakalimutan sa mga sinabi ninyo. Gusto rin niyang sabihin yun sa sarili niya. Nawag na wag niyang kakalimutan ang mga paalala nito sa kanya. Pero hindi pa rin niya napigilang makaramdam ng kakaiba para kay Lance. Kung tutuusin, maliban sa itsura nito, walang kagusto-gusto rito, lalo na pagdating sa ugali nito. Idagdag pa ang matapobring ina nito.
Dahil ba kahit paano ay naipakita nito sa kanya na may soft spot naman to. Pero bakit siya nagmumukmuk ngayon? Hindi ba nalaman niyang pinaplano na nitong pakasalan ang kasintahan nito? I should not be bothered of this. Mabilis na bumangon siya mula sa pagkakahiga. Dapat nga yata ay umuwi na muna ako sa amin, pagkausap niya sa sarili. Tama, magpapaalam muna siya sa trabaho, kahit mga 2 araw lang. Bumaba siya ng kama at tumabas ng silid. Tita! Tita! Paulit-ulit na sigaw niya habang pababa siya ng hagdan. Oy, bakit ka sumisigaw? Tiningala siya ng tita niya at nang kasama nito sa sala na muntik nang maging dahilan ng pagkadulas niya. Oh, anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Gulat na tanong niya kay Lance na matamang nakatingin sa kanya. Tumingin ito sa relo nito bago sumagot. It's 11:45. Bigla siyang may naalala. Hindi pa siya nagsusuklay. Siguradong sobrang gulo ng buhok niya. Baka may muta pa siya. Mabuti na lang at hindi siya tululaway kapag natutulog siya. Bigla siyang nahiya nang masulyapang nakatingin pa rin si Lance sa kanya. Tumalikod siya at nagtangkang umakyat nang muling magsalita ang tita niya. O bakit aakyat ka na naman? Nahihiyang hinarap niya ito. Eh tita, hindi pa ako nagsusuklay eh. Nakakahiya naman. As far as I can remember, lagi namang magulo ang buhok mo. So it doesn't make any difference, singit ni Lance. Natawa ng malakas ang tita niya. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mukha. Ano ang gustong palabasin nito na palaging magulo ang buhok niya? She was supposed to oppose his words. Pero bakit tila naumid ang dila niya? Bakit parang nasaktan siya na hindi siya maganda sa paningin nito? Hindi to pwede. Umupo ka nga! Utos ng tita niya. Tumalimo siya at bumesto sa harap ni Lance. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya rito. He leaned his back indolently on the sofa. As always, I always go here kahit nung hindi ka pa nakatira dito, sagot nito. Bagyang nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Siniliya pa niya ang tita niya at tumango naman. Hindi na siya nagsalita at tiningnan si Lance. Nakatingin lang din ito sa kanya. Nakakahiya dahil palagi pala siya nitong nakikitang magulo ang hitsura samantalang ang girlfriend nito. Tumikim ang tita niya. Bakit ka ba sumisigaw ha? Tanong nito sa kanya. Inilipat niya rito ang kanyang tingin. Tita kasi pwede kaya akong mag-leave kahit this weekend lang? Tanong niya. Kumislap ang mga mata ng tita niya. Halatang natuwa. Sa kanyang sinabi, akong bahala, basta ba sa inyo ang punta mo? Uuwi nga po muna ako para makalanghap ng sariwang hangin at makakita ng mababait na tao, sagot niya. Where are you going? Singit ni Lance. Sa Pampanga, sagot niya. Lalong kumunot ang noo nito at bumaling sa tita niya. Tita Fi, is she sick? Parang ang bait yata ng pamangkin mo ngayon. Baka nga, sagot ang tita niya na matamang nakatingin sa kanya. Bakit ba parang alam nito ang nararamdaman niya? Mabait naman talaga ako, bulong niya. Is Pampanga far from here? Tanong ni Lance, tumango siya. Then I'll go with you. Umawang ang bibig niya. Tama ba ang dinig niya? Hindi rin agad nakahuma ang tita niya. Where are you talking about, Lance? Tanong ng tita Faye niya. I need to go somewhere. Somewhere na hindi ako matutunto ng mami ko, sagot nito. Hindi pa rin siya makapagsalita, nakatitig lang siya rito. Sasama ito sa kanya? Makakasama niya ito ng ilang araw? Kaya nga siya uuwi para hindi ito makita. Pero bakit parang gusto ng ideyang yun? Bumaling siya sa tita niya. Ay uncertainty sa mukha nito. Hindi ko gustong madamay si Snow sa misunderstanding ninyo ng mama mo. Isa pa hindi magandang tingnan na kasama kanya. Dahil may girlfriend ka at malapit ng ikasal. She couldn't help but wince at her aunt's words. Alam niyang mali pero nahulog na nga yata ang loob niya kay Lance. Siguro, binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataong makasama ito bago man lang ito umalis ng bansa at matali sa ibang babae. That will not happen, he said assuringly. Besides, sasabay lang naman akong pumunta roon. When I'm already there, I'll just check
into the hotel or somewhere. Walang ganoon dun, iho. Di naman kasi yung tourist spot. Why don't you go someplace na dinadayo ng mga tao? Pangungumbinsi rito ng tita niya. They will know I'll go there, tita. Sagot nito. Sige na, sa bahay ka na lang tumuloy. Bulalas niya bago pa niya mapigilan ang sarili. Napatingin ang mga ito sa kanya. Really? Tanong ni Lance. Oo. Patawagin na lang natin si tita sa bahay para alam ni na mama at papa na may kasama ako pa uwi. Sabi niya na hindi tumitingin sa tita niya. It's settled then. Mag-ayos ka na para makaalis tayo, wika ni Lance. Nanlaki ang mata niya. Ngayon na? Yes, I need to go away bago pa ako matunto na mga yun. Oh, okay. Tumayo na siya. Nasalubong niya ang nagbabalang tingin ng tita niya. Nagsusumamong tiningnan niya ito. Pagbigyan mo na ako, tita, napailing ito. Tatawagan ko ang mama mo. Anito na tila sagot nito sa tahimik na pakiusap niya. Napangiti siya at mabilis na bumalik sa kwarto niya. Ang bilis mong magyaya, wala ka man lang dalang damit. Komento ni Snow kay Lance na abala sa pagkuha ng mga damit na dadalhin nito. Dumaan sila sa Glorieta dahil wala itong kahit na anong dala. Ni hindi na nito tiningnan kung okay ba ang design ng mga t-shirt at pantalong kinukuha nito. Palibasa ay bagay yata rito kahit anong isuot nito. Bakit hindi ka nalang umuwi muna, ang gastos mo? Sigurado akong nandoon si Iya, simpleng sagot nito. Kapag kuwan ay dumiretso na sa counter. Hindi siya nakaimik at hindi rin siya sumunod dito. Unti-unti niyang naiisip na tama talaga ang tita niya. Kahit hindi siya sigurado kung mahal nila si Iya, siguradong papakasalin pa rin ito ang babae. Marahil ay nagre-rebelde lang ito ngayon pero siguradong babalik pa rin ito kay Iya at sa ina nito. Sa pagkakaalam niya, ang nag-iisang malapit na kapamilya nito. Snow! Napalingon siya at bumuto sa kanyang pag-iisip. Uy! Sambit niya nang makita ang dating boss niyang si Ralph. Hindi kasi niya alam kung anong itatawag niya rito. Bakit naman ito pa ang nakita niya sa dinirami-dami ng tao sa mundo? So it's really you. Nagdadalawang isip pa akong tawagin ka. Alanganin siyang ngumiti. Problemado ka ba lately? Para kasing mukha kang haggard. Pressured with your new work, dugtong nito na ikinawala ng alanganing ngiti niya. Mukhang balak lang siya nitong laitin. Kaya siya nito nilapitan. Ah, hindi po. Galing lang po ako sa sakit. Pagdadahilan niya. Kayo, hindi pa rin po kayo nagbabago. Aniya, inside and out, pangit ka pa rin. Kumpiyansang ngumiti ito. Oh no, something has changed. May nilinga ito at tinawag. Lumapit dito ang isang magandang babae. Inakbayan ito yun. As you can see, I have very beautiful girlfriend. She used to do your job now. Pinigilan niya ang sariling mapailing. Kung ganun, hindi pa rin ito nagpapalit ng taktika. Hindi niya lang alam kung bakit ito pinatulan ng babaeng nasa harap niya. Nag-iisa ka yata. Bisa ba ang boyfriend mo at hindi ka na masamahan dito? May bahid na pagkasuyang tanong nito. Hindi na niya mainis. Mabuti na lamang at hindi siya mahilig mag-iskandalo. Para kasing ginagantihan siya nito. What you talk you so long? Nabayaran ko na to. Nakahinga siya ng maluwag nang bumalik na si Lance. Sorry. May nakita kasi akong kakilala, hinging paumanhin niya. Tiningnan ni Lance ang dating boss niya at ang kasintahan daw nito. Kapag kuwan ay muli itong bumaling sa kanya. Sinalubong niya ang tingin nito upang ipahiwatig na kailangan niya ng tulong. Pagkalipas ng ilang saglit ay muli nitong nilingon ang mga kausap niya. Long time no see. Oo nga, biglang nagbago ang tono ng dating boss niya. You look familiar. Puna ng girlfriend nito habang nakatitig kay Aston. Wala sa loob na nakakapit siya sa braso ni Aston. Imagination mo lang yun, Aniya. No, I think seen you somewhere. Anang babae na bahagya pang nakakunot ang noo. Damaya ay biglang nanlaki ang mga mata nito. Wait, Lance. Right? You're Lance Reyes? What are you talking about, baby? Snow will never get Lance Reyes for a boyfriend. Natatawang saway ni Ralph sa kasintahan. Nakaramdam siya ng inis.
Niyayabangan na naman kasi siya nito. Actually, you are right, sabi ni Lance sa babae. Napatingala siya rito. Seryoso pa rin ang mukha nito. Nang bumaling siya sa mga kausap ay nakita niya ang pagkabigla sa mga mukha ng mga ito, lalo na ang ex-boss niya. Nang walang nagsalita sa mga ito ay hinirap siya ni Lance. Let's go! Gagabihan na tayo sa biyahe, yaya nito sa kanya. Marahan siyang tumango habang nakatingin pa rin dito. Then he did something she never thought he would do. Hinawakan nito ang kamay niya at inakay siya palabas ng store. She was overwhelmed by the feel of his hand holding hers. Katulad dati, nailigtas na naman siya nito mula sa pagkapahiya. Aston, okay lang ba natawagan kitang Aston, Aniya? Saglit na tila nag-isip ito bago tumango. Aston, thank you for saving me again. Hindi nagbago ang facial expression nito, ngunit sapat na ang marahang pagpisil nito sa kamay niya bilang sagot. Ayos na rin kahit palabas lang yun.